na sagrado ang Mount Manahaw. Pero ilang linggo bago magsemana santa, binakuran at isinara ang ilang bahagi ng mundo. Wala daw kasing pakundangan ang pagkakalat at pang-aabuso ng ilang mga deboto at mga mountaineer na umaakyat dito. Ano nga ba ang naging epekto ng pang-aabuso sa bundok? At paano ito tinanggap ng ilan nating mga kababayan na panata na ang umakyat sa Mount Manahaw? Narito ang report. Ang Mount Manahaw ay kilala bilang isang misteryoso at sagradong bundok na dinarayo taon-taon ng iba't ibang sekta ng relihiyon, mga namamanata at mountaineers tuwing mahal na araw. Pinalilibutan ng siyam na bayan ng Laguna at Quezon sa lawak na mahigit 11,000 ektarya, ang Mount Manahaw, San Cristobal Protected Landscape. Ang bayan ng Dolores ang madalas dagsain ng mga tao dahil sa pinaniniwalaang nakakagaling ng karamdaman ang pag-inom ng tubig na dumadaloy dito at maging ang mga halaman na nakukuha sa Mount Manahaw. Ito ay talaga mapaghimala. Marami ditong mga lugar, lalo na tinatawag nilang mga santong lugar, na doon sila nakakakuha ng mga enerhiya, mga bagong gamot sa kanilang mga karamdaman. Nito lamang nakaraang Semana Santa, umabot sa 700,000 katao ang dumayo sa Dolores upang umakyat ng Manahaw. Yung pong ating mga pumupunta, kahit po sabihan namin magkaroon po kami ng panuntunan na ang basura po nila ang dala ay kailangang ibaba, ay hindi rin po nasusunod. Subalit naging problema ito dahil tone-toneladang mga basura din ang iniwan ng mga umakyat dito. 11 dump trucks ng basura. Ito yung mga basura na mga plastic, mga bote, mga lata, mga ganon. So hindi na namin ibinaba yung mga nabubulo kasi iniano na lang. Inilagay na lang sa isang tabi kasi pataba din yun sa lupa eh. At sa ginawang pag-aaral ng Southern Luzon Polytechnic College sa bundok, lumabas na positibo nga sa fecal coliform bacteria ang tubig sa Santa Lucia River na galing naman sa Manahaw. Bacteria yan, indicator na may mga human waste or animal waste na mahalo sa tubig. Kung diyan may bababa at umunan, pwede yung humalo doon sa tubig mismo o sa mga ilog doon. Kasi ang banaho naman, you noted dyan, sa dami ng tubig, sa dami ng ilog. Nabahala ang mga nakatira sa paligid ng bundok sa epekto ng basura sa kanilang inuming tubig mula sa Manahaw. Isa sa pinakamalaking water shed area dito sa buong Region 4. Just imagine ang isang tao na mag-iwan ng kalahating kilong basura pag pumunta sila doon sa bundok. Gaano kadaming tonelada ng basura yung maiwanan dyan. At yung mga basurang yon ay posibleng makakontaminate doon sa tubig na iniinom. Dahil dito, napagpasyahan ng Protected Area Management Board o PAMBI kasama ang ilang ahensya ng gobyerno at NGO na isara sa publiko ang ilang mahalagang bahagi ng Mount Manahaw sa loob ng 5 taon. Hindi naman buong bundok, kundi yung mga lugar na dapat pangalagaan, yung pinanggagalingan ng tubig. So yun yung itaas ng Cristalino Falls, saka itaas ng 3 tangke, particular sa Dolores. Hindi na rin pwedeng pasukan ilang bahagi ng Sariaya. Pinakura ng barbed wire ang mga malimit na anantakyat ng bundok, particular sa Dolores at Sariaya. Magtatalaga ng mga tanod at pulis na magbabantay ngayong darating na Semana Santa. Maliban sa basura, ang pagdagsa ng napakaraming tao ang magiging dahilan ng pagkasira ng likas-yaman at natural na anyo ng Mount Manahaw. Yung mga daanan ay paldak na, ibig sabihin sobrang dami ng tapak doon na kailangan hindi naman ma-rehabilitate yung bundok. Sobrang dami, malimit nga dyan magkaroon ng traffic. Wala nang mga hayop, dati may mga baboy damulian, may mga usa, na ting yung mga ganyan, mga ibon, ngayon wala ka nang makikita. Hindi lahat ng mga dumadayo ay namamanata at deboto. Ang kalimitan ng mga thrill-seekers, yung mga osusero sa bundok, na ang kanilang gawi ay magliwaliw. Ginawa nilang book ng excursion kung saan may dalang mga kung ano-anong mga radyo, kung ano-anong mga pinagkakabala nila. Kahit
Kahit mga maliliit na kahoy ay hindi nakalusot na putulin ng ilan at gamitin sa pagtatayo ng mga tent at tindahan. And every time na merong clearing, yung pinakamaliliit na halaman ang naapektuhan. Bawal talagang tindahan sa loob ng parke kasi yan yung nagko-contribute noong mga dumi. Dahil sa dami ng tao, humihina ang daloy ng tubig sa mga talon ng bundok Banahaw. Ito dati ang tubig dito nung una ay sadyang malakas yan. Ay di pag nga lang huli, kaya di dyan na rin nakuha ng katulad nga niya sa tubong yan, pati ko ng bayan ay nakukuha nun din dyan. Pag umalis na sila, siyempre pag naalis yung isiniksik nila, ay di tumatapo na lang ang tubig. Problema din ang mga naglipa ng treasure hunters na naghuhukay ng kayamanan sa loob ng sagradong bundok na nakunan pa noon mismo ng MGB. Dagdag pa sa problema ang walang habas na pagpuputol ng mga punong kahoy ng mga lumber poachers. Magkaroon dito ng landslide tulid ng karne. Kala hindi naman problem natin yung mga itong mananakaw ng mga kahoy, yung mga lumber poachers na yan. Sinang-ayunan ng mga relihiyosong sekta, mga namamanata at residente ang pagpapasara ng Banahaw. Mga basurang naiiwan nila, na kita niya naman ang sitwasyon dito. Overcrowded na rin hanggang hindi lang itong protected area, maging dito sa mga taniman. Aminado silang nasasalaula na ang sagradong bundok dahil sila mismo ang nakakakita. Nakikita namin. Nasasalaula. Kung minsan nga, mga nakaraang mga taong nagdadala pa ng mga gin dyan, nagiinuman dyan, nagsasayaan mga binatilo dyan. At para sa mga nagmamalasakit sa Mount Banahaw, gusto namin na ma-preserve ang Mount Banahaw sa sacred mountain. Paano mo siya magiging sacred kung mabaho? Diba? Kung maraming plastic, kung maraming basura. Sa mga dayo ang Mount Banahaw. Inaasahang sa loob ng panahong ito, malilinis na mabuti ang bundok at unti-unting manunumbalik sa kanyang dating anyo upang pakinabangan pa ng susunod na henerasyon ng mga deboto at namamanata.